Ito. Ipinagpaliba ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapaturok niya ng bivalent vaccine kanina, pero hinimok niya ang taong bayan na magpabakuna. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad kanina ng bakunahan ng COVID-19 bivalent vaccine sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Higit 390,000 doses ng bivalent vaccines ang natanggap na ating bansa mula Lithuania. Ayon sa pag-aaral. Grabe ka naman, Garski. Parang drug test lang, pinagpapaliban. Huwag ganun. Nagpa-drug test naman sa kanto, ikaw naman. Epektibo ang bivalent vaccines hindi lang sa original strain ng COVID-19, kundi pati sa Omicron subvariants, kabilang ang FE.1 na nakapasok na rin sa bansa. Kaya panawagan ng Pangulo sa publiko, ituloy pa rin ang pagbabakuna. Importante kasi itong, alam mo, lalo na nga sa dami-daming kumakalat, nakita nyo ba yung isa pang kumakalat na si... Eto, although, sabi ko nga, parang fake news yun, sabi ko. Pero yung kumakalat, actually kumalat yun sa Amerika, yung si Jamie Foxx about the sa vaccine. Pero pinagbulaan na naman daw ni Jamie Foxx yun. Although, the point here, kasi itong vaccine na, ano bang pag-pronounce yan, bivalent o bivalent? O whatsoever, that vaccine, since you are encouraging the people of the Philippines to have their vaccine, dapat talaga pangunahan nyo, Mr. President. Ang layo nyo talaga kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte noon, di ba, nung natatakot magpabakuna, ano ginawa niya? Nagpabakuna na eh. Di ba? Eh, pambihira naman yun. Baka, di, ito, di ko alam. Baka ibang bakuna lang ang gusto ni Mr. President. Hindi, ako, Mr. President, kung gusto nyo talaga na ang tao ay magpabakuna, at sabi nyo nga, di ba, sabi nga ng mga eksperto dyan, napakataas ng trust ratings ninyo. O, eh, bakit hindi kayo mauna para ma-encourage? Kasi, alam mo, marami ng Pilipino ngayon ayaw na. Bakit? Kasi iniisip nila. Ako, tinatanong ko yung grupo ko. Minsan, mga tao-tao. Sabi nila, bakit pa? Wala naman ng COVID. O, di ba? Yan ang prinsipyo eh. Wala naman ng COVID. Wala na nagkakasakit. Parang flu lang yan eh. O, ganyan pa sila eh. Para mga piloso. Parang flu lang yan. Wala yan. Hindi na totoo yan. Ba't ka pa magpapakbakuna? O, kung iisipin mo, parang totoo nga, di ba? Pero, may problema tayo dyan. Diba? May problema tayo. Kung gusto talaga natin magpabakuna mga Pilipino, mauna dapat ang presidente. COVID-19. It is not over completely. And that is why we should not be complacent. And that is why institute programs like this. Kasama dapat si Pangulong Marcos sa mga unang babakunahan kanina ng bivalent vaccine. Senior citizen na kasi ang Pangulo, kaya pasok siya sa mga prioridad ng babakunahan, kasama ang mga health worker. Pero ipinagpaliban daw muna ito ng Pangulo. Kaya si Health Secretary Tete Rebosa na lang muna ang kabilang sa mga unang naturukan sa Metro Manila. Kung ayaw mo, ako na lang! Ako na lang, kung ayaw nyo! Tabi, ako na! Mataas daw BP ko after the injection. Ilan ang BP mo, sir? 160 eh. So... mataas. So, pinaupo ako. Huwag daw ako tumayo. Okay. Papahinga lang. Hindi dapat matakot kahit na may mataas na blood pressure. Secretary, hindi tama siya natatawa siya. Sabi tumaas daw yung BP niya. Secretary, hindi ho sa bakuna yun, sir. Bawas-bawas ho tayo. Si Dada kasi. Di ba? Ako ito lang ha, sana lang eh, maging example naman tong presidente natin, maging leadership, di ba? Di ba? The best leadership is yung example eh. Paano mo mainganyo mga Pilipino kung mismong isipin mo sa kanto na lang, eh, yung presidente nga, hindi nga nagpabakuna, ba't ako magpapabakuna? Andun na siya, meron na nga siyang kakayanan, ayaw niya. Sabi naman itong isa, wag naman ganyan, malayo na yan. Sabi, ini-encourage nga niya magbayad ng tax siya naman. Ay, wag ganun. Masyado nang malayo yan.
Joke lang, pero malapit po yan, malapit. Pero ibang usapin yan, iba yan, sa tax yan. Eh, mahirap na isa pang usapin yan. Oh, ito, ito. Sabi nito isa, saka bakit hindi nagpapaliwanag ang Pangulo ng Pilipinas? Pipi na ba siya? Wala na siyang dila. Dapat ipaliwanag niya ito ng maaga. Yun na lang nga lang trabaho niya. Bakit? Sino ka ba? Hindi kita binabara, ha? Pero sa tingin ko parang ganun ang ano, dating sa kanila. Sino ba tayo? Para kailangan ipaliwanag nila. Basta nasa kanila yung 31 million, gagawin nila gusto nila. Hindi na nila kailangan mag-explain. Hindi, gusto namin to. Bakit ba? Mapakailam nyo. Sino ba kayo? Ba't namin kailangan paliwanag to? Kasama ba kayo sa 31 million? Like, alam mo, kaya nga napaka-importante, di ba? Kaya nga napaka-importante nung ginagawa ni PRRD nung time niya. Na once a week, naalala nyo, once a week meron siyang talk to the people. Di ba? Napaka-importante nun kasi we can hear it sa ating presidente mismo what is happening inside the government. Kung ano yung kanyang nais mangyari. We know there's a direction. Ngayon, ano ginagawa ng ating presidente? Wala. Mag-i-speech siya ng mga high-polluting English. O, siyempre, yung mga tanso, tuwan-tuwa naman sila. Oy, galing mag-English ng presidente namin. Ang talino niya kami, tanga kasi Tagalog. Sila may decorum, kami wala. Ganyan kasi yung prinsipyo ng mga Pilipino. Ah, basta magaling mag-English, matalino sila. Kaming mga Tagaludista, hindi pala, huwag mong gamitin Tagalog. Magagala, Pilipino, eh ayaw kami mga mahihinang nila lang. Ganun eh. Di ba? Ah. Ang akin ganito, kaya nga ako nagtataka sa opposition eh. Naalala ko, nung panahon na dati, di ba, mawala lang ng isang linggo, hindi lang makapag talk to the people si Pangulong Duterte noon, kine-question na kaagad ng mga opposition. To, ano na sila kaagad, parang asa ng pangulo, asa ng pangulo. hindi niyo napapansin 'yon? Nawala lang ng hindi lang nakapag-live si Pangulong Duterte noon, nasa na pangulo. Ngayon, wala nga eh, hindi nga nila makita yung presidente sa lahat ng issue, minsan lang magsalita, ni hindi nila hina-hashtag 'yon. Sabagay. Kung kasama mo nga naman, bakit mo naman kukontrahin? Kung nabigyan kayo ng mga posisyon sa gobyerno, ba't mo na kukontrahin? Tama, mali. Eh, di ba? Kaya feeling ko hindi ko kumukontra tong opposition ngayon kasi marami sa kanila ang nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Yun o ang katunayan dyan. Yan ang totoo na hindi natin pwedeng burahin. Marami yung inaakala nating hindi ako, sayo pala, kayong mga tungak na mga 31 million, na inaakala ninyo malalagay kayo sa posisyon yung mga kakampi di umano ng ating Pangulong Duterte at ng mga pula o ito mga loyalista ay mailalagay sa posisyon. Nga. Nung naging presidente si Marcos. Nga. Ang mga nailagay sa posisyon, puro dilaw ang tae. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Tapos ang yung pala ang ibig sabihin ng unitae nila. Yung unitae nila, yung mga tae, ilalagay nila sa posisyon. Hindi nyo napapansin? Ha? Hindi nyo napapansin yan? Hindi masyadong kumukontra ang, ano, ang opposition? Bakit? Nasa posisyon kasi sila. Kaya hindi ho sila kumukontra. Naandyan ho sila sa posisyon at enjoy na enjoy sila. Uy, ayos to. Nakaw dito, nakaw doon. Ayos na yan. Oh, okay na yan. Kaya wag na nating kontrahin itong si Marcos. Kaya nating tumagal. Para lahat tayo makinabang. Oh, di ba? Yung pala ibig sabihin ng unitae nila, ilagay yung mga tae sa loob ng gobyerno. Oh. Hindi, isipin nyo to. Hindi na lang ako magbabanggit. Ayoko nang banggitin yung mga todo sip-sip kay Marcos na nawala sa posisyon. Sige nga ako kayo magpangalan. Sinimula na naman ni Bryke. Eh. Oh. Ah.
Di ba? Ang dami diyang mga dila sa puwet ni Marcos na nakay Pangulong Duterte o nasa mga loyalista, todo talagang diehard supporter ni Marcos, mga loyalista na capable, ah, they are capable, not just because sip-sip sila kay Marcos, but they are capable. Okay? Sila ho may mga abilidad na mapwedeng gamitin sa gobyerno, and yet wala sa posisyon. Oh, bakit? Kasi wala na, ibigay na eh. Hindi na talaga kayo mabibigyan kasi naibigay na doon sa mga dilawan, mga pinklawan. Di ba? Oh, sayang yung pagsisip-sip nyo. Wala din. Ano ka na nga? Choles national interest in terms of national security. Sa uli, inihalin tulad ng dating Pangulo sa NPA ang banta sa ating seguridad at binigyan diin na kailanman ay hindi ito tatanggap ng terorismo sa bansa. We will never accept terrorism. I will not accept. Oy, wag niyo naman banggitin si Mamshi. Hindi naman si Mamshi ay nag-a-appoint. Hindi naman si Mamshi nag-appoint. Diba, hindi nyo man nakita yung video niya. Sabi nga niya, I will tell my husband not to appoint. Oh, hindi siya nag-a-appoint. Wala siyang kapangyarihan sa pag-a-appoint. Sinabi niya nga sa kanyang husband eh, I'll tell my husband not to appoint you. Oh. Wala. Wala siyang kapangyarihan. I will not accept terrorism. I cannot understand criminals. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification. Kaya wag naman po tayo judgmental. Ah, kasi hindi naman po tama yung ganun, okay? Oh. Si Manny Piñol din, dati todo sip-sip. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung Diego Latigo. Ha? Masyadong malalim yan. Oh. Siya nag-a-approve. Hindi naman si Ma'am siya nag-a-approve ng appointment. Pero pwede niya sabihan yung asawa niya. I'll tell my husband not to appoint you. Sablay talaga. Nagdahilan pa eh, no? Binali niya yung sarili niyang ano, no? Sinabi niya, no? I will tell my husband not to appoint you. Kawawang bayan ito. Anyway.